Kaya mo bang gumawa ng isang bagay sa loob ng mahabang oras ngunit hindi mo gaanong nararamdaman ng pagod? Sa talakayang ito, pag-uusapan natin ang iyong mga hilig at kung paano mo ito mapauunlad. Magmula nung ikaw ay bata pa lamang, mayroon ka ng mga bagay na gustong gawin na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Ang mga bagay na ito ay mas kilala sa tawag na hilig. Ang mga hilig ay preferensya sa mga partikular na uri ng gawain. Ang mga ito ay gumaganyak sa iyo na kumilos at gumawa. Tignan natin ang ilang mga larangan ng hilig. Outdoor, nasisiyahan sa mga gawaing panlabas. Mechanical, nasisiyahan sa paggamit ng mga kagamitan o tools. Computational, nasisiyahan na gumawa gamit ang bilang o numero. Scientific, nasisiyahan sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman, pagdisenyo, pag-imbento ng mga bagay at produkto. Persuasive, nanghihikayat at nasisiyahan sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao o pakikipagkaibigan. Artistic, nagiging malikhain at nasisiyahan sa pagdidisenyo ng mga bagay. Literary, nasisiyahan sa pagbabasa at pagsusulat ng mga akdang pampanitikan. Musical, nasisiyahan sa pakikinig o paglikha ng awit o pagtugtog. Social services, nasisiyahang tumulong sa ibang tao. Clerical, nasisiyahan sa paggawa ng mga gawaing pang-opisina. Malaki ang naitutulong ng hilig dahil nagbibigay ito ng motibasyon sa mga bagay na ating ginagawa. Kadalasang kapag ang isang trabaho o gawain ay hindi ayon sa iyong hilig, madalas kang nababagot. Saan ba nagmula ang mga bagay na ating kinahihiligan? Ito ay maaaring natutuhan mula sa mga karanasan. Halimbawa, dahil sa palaging pagtulong sa negosyo ng pamilya na pagtitinda ng pagkain, ay nakahiligan mo na rin ang pagluluto. Minamana, halimbawa, nasubaybayan mo sa iyong paglaki ang hilig ng iyong mga magulang sa pag-aalaga ng mga halaman, kaya't napansin mong nagkakaroon ka na rin ng interes sa mga bagay na ito. Galing sa ating mga pagpapahalaga at kakayahan. Halimbawa, labis ang iyong pagiging maawain sa iyong kapwa. Laging bukas ang iyong puso sa pagtulong sa mga nangangailangan. Dahil sa ligayang dulot nito, nakahiligan mo na ang magbigay ng serbisyo para sa ibang tao. Paano mo ba matutuklasan ang iyong mga hilig? Una, pagnilayan ang iyong mga hilig na libangan at paboritong gawin. Dahil ginagawa ng pusang loob ang hilig na libangan or hobby, ang mga ito ay pinakamahusay na palatandaan ng mga bagay na iyong minamahal na gawin. Sa pamamagitan ng pagninilay, maaari mong matuklasan ang iyong mga hilig na libangan ay naging bahagi na ng iyong buhay mula pa sa iyong pagkabata. Pangalawa, siyasati ng mga gawaing nakapagpapasigla sa iyo. Ano ba ang mga gawaing nagdudulot sa iyo ng sigla at sigasig? Maaaring kasama rito ang iyong mga hilig na gawin, ngunit maaari rin naman ang mga gawaing iyong ginagampanan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Pangatlo, suriin ang mga gawaing iyong iniiwasang gawin. Ang isa pang palatandaan sa pagtuklas ng iyong mga hilig o interes ay maaaring sa pamamagitan ng pagsisiyasat ng mga gawaing mas pinipili mong gawin kapag nakaharap ka sa isang bagay na nais mong gawin. Kung may mga panahon na kahit pagod ka na, patuloy ka pa rin gumagawa ng isang bagay kahit hindi mo napapansin ang paglipas ng oras, indikasyon ito ng iyong hilig. Mahalaga ang pagtuklas mo sa mga ito dahil palatandaan ito ng uri ng mga gawain, kurso o trabaho na magbibigay sa iyo ng kasiyahan o kaganapan. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na talakayan. Ito si Ginoong Gem para sa Click Gem.